apat na dahilan. Bakit kailangan at dapat na dapat mong iboto ang Ocho Diretso? Hello, what's up, brothers? Kumusta kayo dyan? Isang magandang umaga. Ano ba, Ming? Huwag ka suminga dito. Unang-una, gusto kong magpasalamat dun sa ano. Sa mga bumati sa akin kahapon, pasensya na, hindi ko napansin yung comments nyo. Maraming salamat po sa mga bumati sa akin kahapon dun sa aking live. Okay, mabilisan lang po to kasi total... Ano ba, Ming? Teka lang. Sa ako kasi sinisipon eh. Okay ka na? Oh, sige, patapusin mo muna ako, Ming. Okay, mabilisan lang to. Off the topic muna tayo pero more on tips pa rin tayo. Total, panahon na ng, alam nyo naman, Mayo ngayon, panahon ng botohan. Kaya magbibigay kami ng konting tips para magkaroon kayo ng idea kung sino ang dapat nyo iboto. Okay, simulan natin to, guys. What's up, brothers? Teka, dumilim. What's up, brothers? Kumusta? Okay. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung para makapili kayo ng maayos na ano, na iboboto nyo ngayong taon, ngayong botohan. Sige, magbibigay ako ng apat na dahilan kung bakit kailangan nyo itong iboto. Apat na dahilan kung bakit kailangan nyo iboto ang Ocho Diretso, guys. Okay? Hindi kayo mabuti dahil importante ito ngayong botohan. Dun sa mga hindi naman boboto, okay lang. Huwag nyo pakinggan to. Pero dun sa mga boboto, pakinggan nyo mabuti to. Apat na dahilan kung bakit dapat nyo iboto ang Ocho Diretso. Kapat na dahilan, sige, para matigil na ang patayan. Oo, guys, kailangan matigil na yung patayan. Iboto natin sila para matigil na yung patayan, lalo na sa mga rapists. Kaya na sinabi nitong isa, pakinggan nyo mabuti. Kung anak mo ang na-rape o napatay, dapat bang i-death penalty ang kriminal? Hindi po ako, tutol na tutol ako sa death penalty dahil anti-poor po ang death penalty. Oh! Nakita nyo, anak nyo na yun, ha? Guys, isipin mo, anak nyo na yun. Tapos ni-rape, tapos pinatay pa, guys. Isipin mo, ha? Isipin mo. Ano magiging... Ay, nako, talaga. Kailangan nyo talaga siya iboto, guys. Please, parang awa nyo na. Kasi meron talaga siyang malasakit doon sa mga rapist. Anak niya na yun, pinatay. Pero importante sa kanya yung buhay ng rapist. Move on tayo. Di pa tayo sa kabila. Ito naman, pangatlong dahilan bakit nyo kailangan iboto ang Ocho Diretso. Para matigil na ulit ang patayan. Dahil laganap ang patayan eh. Lalo na sa mga pusher. Manoorin nyo to, guys. Yung sinabi ni General Bato na malayo pa tayo sa resolution ng war on drugs. Kawawa naman yung mahigit at 25,000 na pinatay biktima ng EJK. Kung malayo pa tayo para masugpo ang war on drugs na ito, itong drug problem, ilang libo pa ang dapat patayin para lamang masugpo yan. Yan ba ang kinakailangan natin? Katapos sasabihin, kailangan ng death penalty. Wala pa ba tayo death penalty sa panahong ito? Thank you, Attorney Romy Mac. Teka, sasagot muna si General Bato. Doon lang kayo nakatutok. Naawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titignan kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito. Mga inosente, mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay, ni-rab nito mga tao na ito. Hindi nyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Oh, tenyo yun, guys. Napakinggan nyo ba yun? Libo-libo daw ang namatay na pusher dito sa Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Awang-awa siya, guys. Awang-awa sa mga pusher. Kaya dapat iboto natin siya. Kung gusto natin dumami yung pusher, ha? Iboto natin, please, guys. Maawa kayo sa pusher. Okay, pangalawang dahilan kung bakit kailangan mo iboto ang mga pusher. Eh, hindi pusher. Kung bakit kailangan nyo iboto ang pusher, hindi yun. Kung bakit kailangan iboto yung Ocho Diretso. Pangalawang dahilan. Dahil matututo tayong magpahalaga. Panoorin nyo to. Lulubog ang barko, isa lang ang natitirang life vest. Kanino mo ibibigay? Kay Pangulong Duterte o kay dating Pangulong Arroyo? Nako, baka sa akin na lang kaya. Ha
O ano, guys? Kumbinsido ba kayo? Talagang matututo tayo magpahalaga dito sa taon to. Napakinggan nyo ba yun? Matututo tayo magpahalaga sa pansarili natin, guys. Biruin nyo, ha? Pinapili siya, guys. Kung sinong bibigyan niya, ang Pangulong Duterte o ang dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang pinili niyang iligtas, yung sarili niya. Pero yun yan, guys. Samantalang may ibibigay ka naman, wala ka na nga sa option, sumisingit ka pa. Ano ka ba? Giinit yung ulo ko sa'yo eh. Pero, oh, dahil dyan, iboboto kita. At dahil dyan, dahil nga, ocho derecho ang brotherhoods. Yung mga nagpadala sa amin ng mga parapol, total, marunong, natuto kaming magsarili. Natuto kami dito sa taong to magsarili. Yung mga ipinadala niya sa amin parapol, amin na yon. Hindi na namin pamimigay yun, ba't pa namin ipamimigay? E nasa amin na nga. Diba? So tayo ng taong yun, oh. Samantalang may ibibigay naman siya. Sabi, ang tanong kasi doon, may ibibigay naman eh. Kasi meron na siya. Kaya wala siya sa option. Eh, ewan ko ba, bakit inangkin niya pa? Eh, di sa'yo na lahat. Okay, move on tayo, move on. Eh, huwag nyo na isipin yung parapol, amin na yon, guys. Ha? Huwag nyo isipin yun. Ano yun, cancel na yung parapol na yun. Number one, kung bakit kailangan mong iboto ang ocho derecho. Ito pinakamalupit. Kailangan, pag-isipan nyo mabuti to, ha. Ito ang pinaka-importante. Number one, bakit kailangan mo iboto ang ocho derecho? Dahil kapag ito ang binoto nyo, malalaman natin kung saan makakabili ng droga. Pakinggan nyo to. Ating buong bansa, may droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo, samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Oh, sir, ganun din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Oh, di ba, guys? Sure ball pa yon. Kung saan makakabili. Sasamahan pa niya tayo. Ano, iboboto ba natin? Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Dahil ngayon 2019, talagang maganda ang magiging laban, okay? Oh, ano guys, may natutunan ba kayo dun sa apat na tips ko? At ito ang panlimang tips ko sa inyo, guys. Pinaka-importante. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, syempre hindi mawawala yung vlogging tips na yan. Importante yan, kailangan lagi nandyan yung vlogging tips. Unang-una kasi, i-creative comments namin to. Kung gusto nyo mag-reaction video dito, walang problema, gamitin nyo. O kaya kung ito mismong video na to, kung gusto nyo i-upload sa channel nyo, walang problema, sige, gamitin nyo guys, walang problema, hindi kami mag-ano. Ikalat nyo kung gusto nyo, kasi nga, napakahalaga nitong tips na to. Dahil unang-una, mag-e-election na. Kailangan meron tayo maibahagi sa kanila kung paano pumili ng tamang leader. Okay guys, importante yun. Sana may natutunan kayo. Okay guys, binigyan ko na kayo ng tips kung paano. Gumawa rin kayo ng ganitong content na about sa election, sarcasm. Lalo na ngayong election. Napakainit ng election, napaka matunog yung ganyang bagay. Importante yun. Para sa watch time natin. Malaki ang maitutulong nito sa atin. Kahit sino maging topic nyo. Kapag ganito kasing content, guys, ano to eh. It's either demonetize. Hindi, ang mangyayari lang naman ito, made-demonetize to. Ibig sabihin, wala siyang ads. Pero kami, gagawa namin ng paraan na magkaroon ng ads to. Pero kapag ano, nagsisimula ka pa lang, total, wala pa naman, hindi pa naman kayo monetize, guys. Okay lang gumawa ng ganito for watch hours natin. Para makalikom tayo ng mas maraming oras. Kaya na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, kailangan mag-viral tayo. Bilang vlogger, dapat nagva-viral tayo, guys. At pag nag-viral yung video na yun, dapat nandun tayo, guys. Di ba? Kailangan nandun tayo para tumatak tayo sa isip ng tao. It's either bad or good things na maging epekto nito sa'yo. Ay, hindi naman. Parang maganda pa rin naman kasi... Basta, mahirap ipaluhanag. Kayanin yung pressure. Okay, guys. Kayanin yung pressure dahil magiging mahirap ang pressure. Pero kapag kinaya nyo yun at masanay kayo doon, wala na magiging problema, wala na yung hiyahiya na yan. Yun lang magiging tips namin sa araw na to, guys. Oo, kaya nga pala si Marlo, sikat, di ba? Tingnan mo naman, hiyang-hiya na yung ano niya, pero, tingnan mo, sikat. Hiyang-hiya na yung mga basher sa kanya. Hiyang-hiya na yung mga basher niya. Dahil unang-una, gustong-gusto ni Marlo kaya yun, akala nyo ba?
yung binabasha, gustong-gusto niya yun. Maghanap tayo ng basher, yun ang para maging viral. Kasi yung mga alam niyo naman yung mga positiveness, bihira mag-viral yan kung tutuusin eh. Eh, ang taong gusto-gusto na naman yan, mga scandal, mga pineapple, yung mga gusto niyan, mga mais, kutsilyo, bote, yung mga gustong-gusto ng mga tao eh. Ano pa ba? So, yung hanggang dito na lang guys, this is Brotherhoods. Oh, teka. Dahil napadpad ka sa video na to at bago ka sa channel ko, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, boss. Tapos, i-hit mo na rin yung like button at saka i-share mo na rin. Then, leave a comment kung nagalit ka sa akin. Saka disclaimer, tuloy ang parapol natin, guys. Joke lang yun. This is Brotherhoods and I'm signing out.